Magandang umaga, Valenzuela Live naman. Oras na ng asignaturang Pilipino. Ako si Ginang Joanna M. Jeronimo ang makakasama nyo. Sa araw na ito, maupo ng maayos, ituo ng mga mata, talasan ng pandinig at humanda sa isang kapanapanabik na pagkatuto. Gawin nating makabuluhan ang simula ng umaga sapagkat masayang maglibang habang natututo kung kaya't kunin na ang inyong learning packet, panulat at ang sagutang papel. Huwag kalimutang itipa sa comment section ang inyong mga pangalan, paaralan at pangkat na inyong kinabibilangan, maging ang pangalan ng inyong guro sa Pilipino. Bago tayo magpatuloy, alamin natin ang kasanayang lilinangin natin sa linggong ito. Pinakamahalagang kasanayan, nasusuri ang ginamit na datos sa pananaliksik sa isang proyektong pangturismo, halimbawa, pagsusuri sa isang promo coupon o brochure. Gayun din, ang mahalagang tanong na dapat nating masagot matapos ang ating talakayan, bakit po mahalagang masuri ang ginamit na datos sa pananaliksik sa isang proyektong pangturismo? Natitiyak kong marami kayong natutunan sa nakaraang aralin na ating natalakay. Sa pagkakataong ito ay ating alalahaning muli. Nasisigurado akong nakangiti at handa kayong itipa ang inyong mga kasagutan sa comment section. Handa na ba? Tara, simulan na natin. Piliin ang berde kung ang pahayag ay hakbang sa pananaliksik at pula naman kung hindi. Sa bilang isa, paglalahad ng layunin, berde o pula? Tama, berde. Pangalawa, pakikipanayam, berde o pula? Mahusay, pula. Pangatlo, pagpili ng paksa, berde o pula? Magaling, berde. Pang-apat, bibliografiya o sanggunian, berde o pula? Mahusay, berde. Pang-lima, pagbabalangkas, berde o pula? Magaling, berde. Pang-anim, paglalapat ng tunog, berde o pula? Tama, pula. Ito, burador, berde o pula? Mahusay, berde. Pangwalo, pagre-revisa, berde o pula? Magaling, berde. Pangsyam, paglalahat, paglalathala, berde o pula? Paglalathala, tama, pula. At ikasampu, final na pananaliksik, berde o pula? Magaling, berde. Isa-isahin natin muli ang mga hakbang sa pananaliksik. Pagpili ng paksa, paglalahad ng layunin, bibliografiya o sanggunian, pagbabalangkas, burador, pagre-revisa, at final na pananaliksik. Matalas ang inyong memorya. Naunawanin niyo mabuti ang tinalakay noong nakaraang linggo. Mahalaga ang mga ito sa pagkalap ng mga impormasyon o kaalamang ating makakamit sa paglalahad o magagamit sa paglalahad, maging sa pagsusuri ng mga datos na ginamit at pinagmula ng mga ito. Dumako naman tayo sa palaisipan. Una ng letra ang kahon upang mabuo ang salita batay sa hinihingi ng bawat bilang. Bilang isa, ito ay naglalaman ng mga lugar na nais dalawin ng mga tao upang maging kumpleto ang kanilang karanasan. Mahusay, travel brochure. Pangalawa,
Ito ay karaniwang parehong tekstual at graphic ang elemento ng disenyo upang kapansin-pansin at makapagbigay kaalaman. Mahusay, poster, pangatlong bilang. Isang website na maaaring magamit sapagkat ito ay tekstual at may mga larawan na pwedeng iangkop sa paksa. Mahusay, blog. Pangatlo o pang-apat, layon nitong maipakita ang kagandahan at katangi-tanging kwento ng inyong bayan. Makapagbigay ng mga paraan kung paano ninyo mapalalaganap ang inyong proyekto. Magaling, presentasyon. Panglima, nagtatanghal ay karaniwang nagbibigay audio sa pamamagitan ng tahasang nagpagsasalita kasama ang mga kaugnay na larawan na maipapakita sa screen gamit ang projector o computer. Magaling, audio-visual presentation. Ang mga nabuong salita ay ang mga sumusunod: travel brochure, pangalawa poster, pangatlo blog, pang-apat presentasyon, at pang-lima audio-visual presentation. Saan nakapaloob ang mga ganitong gawain o produkto? Mahusay! Ang mga ito ay mga produktong pang-turismo at ang isa sa gamiting ito ay ang travel brochure gaya ng mga ito. Travel brochure, ito ay naglalaman ng mga lugar na nais dalawin ng mga tao upang maging kompleto ang kanilang karanasan. Narito ang isang halimbawa ng travel brochure. Tunghayan natin ang nilalaman nito. Ang Boracay ay pinakamatanyag na baybayi na dinarayo ng mga turista. Ang pinakamagandang bahagi sa isla ay ang 4 na kilometrong White Beach, na ito ang pinakamagandang baybayin sa buong mundo at nahirang noong 2012 sa Travel Plus Leisure Magazine bilang Best Island in the World. Ang nakapaligid ditong tubig ay mababaw at ang buhangin nito ay mas presko at maliwanag sa iba't ibang baybayin sa kapuluan. Bigyan natin ng puna ang bahaging ito. Paano ba sinimulan ang kanyang proyektong panturismo? Matamang panunuri. Ang kanyang unang bahagi ay nagpakita ng larawang makulay at sinimulan sa isang paanyaya. Ngunit, hindi niya ipinakilala ang lugar kung saan matatagpuan ang larawan. Kanyang ipinakita bagkus ito ay kanyang inilarawan sa pamamagitan ng mga tinataglay na katangian nito. Mula sa kung saan ito matatagpuan at ang lawak ng nasasakupan nito. Naging limitado ang kanyang ibinahagi kabatiran. Tandaan, mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng isang proyekto. Una ay ang makabubuti kung magsasaliksik at magbabasa muna ng mga libro o mga artikulo upang marami kang maibahagi tungkol sa naturang lugar. Dahil ito ang manghihikayat sa mga turista na magbakasyon sa mga lugar na pasyalan dito sa ating bansa. Pagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa lugar. Pangalawa, ang pagtatala ng mga yaman at kagandahang taglay ng lugar. Mahalaga ito upang makagawa ka ng isang brochure na hindi lamang kaakit-akit sa paningin, kundi nagbibigay rin ng mga mahalagang impormasyon sa isang lugar. Mula sa isang nasaliksik ay pipiliin mo lamang ang pinakamahalagang bagay na gusto mong bigyang diin ukol sa lugar na sa tingin mo ay hihikayat sa uri ng turistang target ng brochure. Pangatlo, paggamit ng mga larawan ng magagandang tanawin sa isang lugar. Pumili ka ng mga larawang angkop sa isang binubuong travel brochure. Ang mga larawang ito ay inaasahang makapaghihikayat sa mga turista. Makabubuti
kung mas maraming larawan ang iyong ihahanda, nang sa ganon ay mas marami kang pagpipilian. Pang-apat, paggawa ng burador o template. Makatutulong din ang paggawa ng burador para maging huwaran o template ng iyong gagawing brochure. Kahit wala munang mga larawan o teksto, gamitin mo ang iyong kakayahan sa pagbuhit. Maari mong itiklop sa makatlo ang iyong gagawing brochure. Karaniwan ito sa mga brochure na makikita mo na ipinamimigay sa mga turista. Sumunod, bigyang diin ang pinakamahalagang bahagi. Sa pamamagitan ng paggamit ng ibang kulay o paggamit ng diin o boldface, dito napapaloob ang mga impormasyon na iyong nakalap, gayon din ang mga larawan na iyong napiling ilagay sa naturang brochure. Tiyaking malinaw at madaling mabasa ang mga teksto na nasa iyong brochure. Iwasan ang paggamit ng maliliit na letra. Pang-anim, gumamit din ng wastong angkop na wikang Filipino. Turiin ang binuong burador para matiyak na naaayon sa plano ang harap, gitna at ang huling bahagi ng brochure. Tiyaking tama ang baybay at bantas ng iyong gagawin at naipapaliwanag din ang mga salitang ginamit sa paggawa ng proyekto tulad ng mga acronym. Ayan, baitang pito. Natapos na ang pagtalakay. Inaasahan kong makalilikha kayo ng isang travel brochure na nanghihikayat. Sige nga, lagyan ng check na kulay berde kung ito ang pahayag ay nagtataglay ng isang proyektong pangturismo at pula naman kung hindi. Bilang isa, internet. Pangalawa, angkop ang mga larawang ginamit. Ikatlo, mga artikulo sa magazine at dyaryo. Ikaapat, ginamitan ng mga pahayag na nanghihikayat o nag-aanyaya. Ikalima, ang mga aklat o libro. Ikaanim, mga video mula sa YouTube, mga dokumentaryo at iba pang palabas. Ikapito, paggamit ng mga mapanirang paglalahad. Ikawalo, tama o wasto ang nakalahad na impormasyon. Ikasyam, ginamitan ng wastong bantas. Ikasampu, mga panayam, seminar at workshop. Okay. Ang wastong kasagutan ay ang mga sumusunod. Sa bilang isa, pula. Sa ikalawang bilang, berde. Sa ikatlong bilang, pula. Sa ikaapat na bilang, berde. Sa ikalimang bilang, pula. Sa ikaanim na bilang, pula pa rin. Sa ikapitong bilang, berde. Sa ikawalo, berde. Sa ikasyam na bilang, berde pa rin. At ang ikasampu ay pula. Pinabati ko kayo. Tunay ngang hindi napapaiwan sa kahusayan ng grade 7. Balikan natin ang mahalagang tanong. Bakit po mahalagang masuri ang ginamit na datos sa pananaliksik sa isang proyektong pangturismo? Mahalagang masuri ang ginamit na datos sa pananaliksik sa isang proyektong panturismo upang maging makatotohanan at tamang impormasyon sa mga kaalamang ibinahagi. Isang katangian ng proyektong panturismo, ang pagiging tama at wasto ang inilalahad ng kabatiran kaugnay sa ipinakikilalang lugar. Bigyan naman natin ng kasagutan ang mga mag-aaral na nagtipa ng kanilang katanungan sa comment section. Mula kay Nicole ng Genti National High School, lahat po ba ng maaaring pagkuna ng impormasyon ay kinakailangan sa paglikha ng proyektong panturismo? Magandang katanungan, Nicole. Oo naman, sapagkat ang kinakailangan natin ay maibahagi ang wasto at tamang impormasyon nang sa ganon ay hindi magkaroon ng suliranin sa paggamit ng mga ating proyektong panturismo.
o magkaroon ng maling pagkakaunawa sa mga lugar sapagkat ito ay makakaapekto sa ating turismo mismo. Sa mga katanungang hindi ko nasagot ngayon, ang inyong mga guro sa follow-up discussion ang siyang magpapatuloy. Narito ang ilang karagdagang kagawain upang lubos na maunawaan at malinang ang ating mahalagang kasanayan. Ayan, baitang pito, tiyak akong natamo natin ang kasanayan sa linggong ito. Nasusuri ang ginamit na datos sa pananaliksik, isang proyektong pangturismo, gaya halimbawa ng pagsusuri ng isang promo, coupon o brochure. Sa kasanayan sa unang gawain, kaugnay ng hakbang sa pananaliksik, paging ang mga maaaring mapagkunan ng mga kabatiran, impormasyon o kaalaman mula sa ikalawang gawain at ang kakayanang suriin ang mga datos kung sapat at wasto ang mga ito sa huling gawain, ay malaki ang maitutulong sa inyo upang malikha o makalikha ng isang proyektong pangturismo. Kung kaya nasisigurado ko na mahusay ninyong maisasagawa ang isang pagganap. Narito ang ilang karagdagang gawain upang lubos na malinang ang ating mahalagang kasanayan. Kasunduan, pumili ng isang travel brochure. Pangalawa, suriin ang nilalaman nito. At ikatlo, itala sa iyong sagutang papel ang inyong mga puna sa kabuuan nito. Laging tatandaan, ang kaalaman ay dapat pinagyayaman kaya't anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon, sulong edukalidad. Hanggang sa muli, paalam!